Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang for the box, ayan, ng GMA, kung titingnan nyo. So, ang issue nito, base sa nagpapaayos, ay ayaw daw mag-power. Ngayon mga boss, bago natin buksan tong for the box, itatry na muna natin para kahit papano, makita nyo muna yung problema nito. Ayan mga boss, so try natin. Ayan mga boss, so saksak ko lang. So, sinaksak ko pala itong for the box dito sa aking solar. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, ayan. So, ganyan lang itong for the box. Wala siyang power. Ito lang yung kanyang power on. So, kahit anong pindot natin dito sa kanyang power on. So, ganyan lang siya. So, yan bali ang problema nitong for the box. So, susubukan natin na maayos to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So, nakita nyo yung problema nitong for the box na to. Nakita natin, no power. Ngayon, bubuksan na natin para yun na nga matignan kung anong posibleng problema nitong for the box. Kung bakit tayo mag-power. So, buksan ko lang. So, ayan. Kung titignan nyo, bali na buksan ko na itong for the box. Kung papansin ninyo mo, boss, yung isang capacitor, ayan. Kung papansin ninyo itong capacitor na to, lumobo or bloated. So, posible, baka ito lang yung problema dito sa for the box na to kung bakit ayaw mag-power. Ayan o, kung titignan nyo kasi mga boss, lumobo na tong capacitor na to. So, ang value naman nitong capacitor na to, kung titignan natin, so, ang value nitong capacitor na lumobo na to ay 1000 microfarad by 16 volts. Ngayon, ang gagawin natin, dahil lumobo yung capacitor na yan, so, dyan muna tayo mag-focus. So, unahin natin na palitan yan. Baka kasi yan lang yung problema. Pwede rin mga boss. Kaya yung mag-power on tong for the box na to. So, tatanggalin ko lang yung screw nitong board, pati na rin dito sa likod, para yun na nga, matanggal natin yung capacitor na lumobo. So, sa mga beginners dyan, palagi ko sinasabi sa inyo to, once na meron kayong nakitang capacitor na lumobo or bloated, palitan nyo na kaagad. Kasi mga boss, yung isang capacitor kapag lumobo, panigurado, leak na yan at may problema na yan. Kaya matik, once na meron tayo nakitang capacitor na lumobo, dapat palitan na natin. Katulad dito, pagbukas ko pa lang dito sa for the box na to, kaagad ko nakita yung capacitor na lumobo. So, yan yung unang papalitan natin. Yung capacitor na yan. So, tanggalin ko lang mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale, natanggal ko na itong capacitor na bloated. So, ang value nito, ayan, 1000 UF by 16 volts. Ayan siya. Ayan mga boss, bale, maghanap na muna ako ng capacitor na pwedeng pamalik natin dito. Dito sa 1000 UF by 16 volts. So, kung titignan nyo, ayan, bale, meron na akong nahanap na capacitor na pwedeng ilagay natin dito sa for the box. So, same value, 1000 UF by 16 volts. Kung papansin ninyo pala, hindi magkasilag itong capacitor, pero ganun pa man, okay lang yan. Ang importante, pareho lang yung kanilang value. So, sa mga beginners dyan, so okay lang kahit hindi magkasilag eh, basta importante, same value. Ngayon mga boss, lalagay ko lang, so hindi ko na ipapakita pa yung video sa paglagay dito sa capacitor. Madali lang naman kasi ilagay to. So ilagay ko lang para matesting natin itong for the box. So, ayan, bale, tapos ko nang may lagay yung capacitor. So, hindi ko na muna nilagay lahat yung mga tornilyo nitong board. Ayan yung likod. Para in case man na hindi pa rin okay itong for the box, di na tayo magtatanggal ulit ng mga screw. Ngayon, tatry na muna natin to. Tingnan natin, baka sakaling yun lang talaga yung problema dito sa portable box. So, try natin, mga boss, saksak ko lang. So, kung titingnan nyo, mga boss, ayan, no.
nag-power on na tong afford the box. So, yun lang bale yung naging problema mo, boss, itong capacitor. Ayan. So, nakuha natin kaagad yung problema nito mo, boss. Power on. Try natin ulit. Ayan. So, okay na to mo, boss. Bale, ito lang talaga yung may problema, yung capacitor na lumobo. So, nakita nyo mo, boss, palit capacitor lang. Nag-okay na tong afford the box. So, buti na lang, itong capacitor na to ay lumobo. So, nagbaka sakali lang tayo. Kung mo, boss, hindi ko ini-expect na yun lang yung problema, yung capacitor na lumobo na yan. Pero, nakita kasi natin na lumobo siya, kaya yun yung inuna kong pinalitan. Hanggang sa sinubukan natin, after natin mapali yung capacitor, ayun, nag-okay na tong afford the box. Ngayon, buuin ko lang mo, boss, para matesting pa natin ng isa pang beses tong afford the box na to. Kung talagang okay na ba, kung yun lang ba talaga yung naging problema, yung capacitor. So, buuin ko lang. So, ayan, bale, tapos ko nang may sara itong afford the box. Ngayon, itatry pa natin ng isa pang beses to. So, kung titignan nyo, ayan, hanggang ngayon, okay pa rin. So, yun lang talaga yung naging problema. Itong capacitor. Sa mga beginners pala dyan, hindi lahat ng pagkakataon dito sa mga affordable box na ayaw mag-power ay itong capacitor yung sira. Hindi ganon mga boss. Nagkataon lang mga boss itong affordable box na to, itong capacitor yung naging problema kung bakit ayaw mag-power on itong affordable box na to. So bago ko tapusin itong video na to, i-share ko lang sa mga beginners dyan. Pagdating sa mga capacitor, once na nakita nyong lumobo or bloated, mapakonting bloated pa yan, dapat gawin nyo mga boss, palitan nyo na kaagad. Kasi sa mga capacitor, once na lumobo yan or nag-bloated yan, matik, may problema na yan. So, tandaan nyo yan kayong mga beginners. So, hanggang dito na lang tong ating video dahil okay na rin din naman tong portable box. Ayan, bali ito lang talaga yung naging problema, itong capacitor na yan. So hanggang dito na lang, sana kahit papano, kahit basic lang to, meron kayo natutunan dito sa ating video. Kung meron man, huwag yun naman sanang kalimutan ni like itong ating video. Sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag yun sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod ng mga video ng upload natin, manotify kayo. Maraming salamat mga boss!